Ayan, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Nawa po ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Minsan pa po sa hapon na ito, babalik tayo sa ating topic for na nag-start noong Monday. Amen po. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magsiyoko. Manalangin po tayo. Nakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, nandalangin namin ngayong malayang pagsama ng banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy o Diyos, nabigyan mo kami ng bukas na puso at bukas na isipan para sa mensahe mong ito. Nandalangin namin o Diyos ay ang kauhawan, Panginoon, patuloy na kauhawan sa mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, muli po, magandang hapon sa bawat isa sa atin. Yeah, meron po akong tanong. Meron po akong tanong sa bawat isa. Para kanino ka bumabangon? Ano pong unang pumasok sa isip natin? Kape? Ito po ay isang tagline sa isang commercial kung saan may iba't ibang tao na may iba't ibang pamumuhay ang paulit-ulit na nagtatanong at nagsasabi nito, para kanino ka bumabangon? This reminds me po of a question na lagi kong tinatanong sa mga nakakasama ko sa paglilingkod. A question po na I also frequently ask myself as a reminder. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagpapatuloy? Sino po sa atin ang may ministry sa church? Mag-comment po ng amen. Sino po sa atin ang gustong magkaroon ng ministry sa church? Yan, mag-comment po ng amen. Yan po, makikita po ng mga kapastoran natin kung sino yung may mga desire na magkaroon ng ministry. Ano po ang ministry? Ministry is a task or duty na pinagkakatiwala sa atin bilang kapartner o kaisa sa katawan ng Diyos. Ano po ang ministry na napupusuan ninyo? Pag pumapasok po tayo sa simbahan, maaaring nakikita natin doon may nagpapaawit, may nagigitara, mayroong nasa drums, may nasa organ, may MC, may usher. Gusto niyo po bang maging preacher? Eh, praise the Lord po kung may desire tayo makiisa at magpagamit sa gawain ng Panginoon. Pero kung mapapansin natin, ilan sa mga nabanggit ko po ay wala naman sa iba nating simbahan. No? Minsan wala namang walang nagigitara, napipilitang mag-acapella yung nagpapaawit. Minsan walang nagda-drums kasi walang drum set. Minsan walang organ kasi walang organ. No? Minsan yung preacher, siya na yung nagpapaawit, siya na rin yung nag-MC. Pero papansinin po natin, nagpapatuloy pa din yung gawain. Amen po, nagpapatuloy pa rin yung gawain. Ngayon, kung papansinin po natin, sa pagbubukas ng mga gawain, ang unang inilalagay ay yung hahayo. Minsan nga, wala pa yung mismong church, wala pa yung mismong structure, pero meron ng mga naka-assign para humayo doon sa lugar na yun. Binanggit po sa atin nung nakaraan na bago po bumalik si Jesus, bago po umakyat si Jesus sa langit, andun po na meron siyang binilin sa bawat isa sa atin. Sa Mark chapter 16 verse 15, makikita natin, nang sabi doon, "Go ye into the world and preach the gospel to every creature." Sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sabi niya po dito, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngayon po, itong bagay na ito, yung pag-aabot sa mga kaluluwa, pagbabahagi ng mabuting balita, pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Bago po pumunta si Jesus sa langit, bago niya ito binilin, naging best example muna siya dito po sa gawain na ito, dito sa ministry na ito. Na sabi po nga niya, this is the purpose why he was sent. Marami pong ministry na maaari nating kabilangan o maaaring may pagkatiwala sa atin. At ito yung greatest ministry. Sabi niya po sa Luke chapter 19 verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Same thing po na habang ginagawa natin ang mga ministry, kahit ano pa man pong ministry, most especially dito po sa pag-win ng kaluluwa, ang pinaka-goal po natin ay ibahagi yung pag-ibig ng Diyos, na ilapit sila sa Panginoon. Maiisang purpose. Man, yan man ay ministry sa loob ng church, ministry sa labas, maiisang purpose. As Christians, we are called to be an instrument to help others discover God's love, God's plan, and their purpose. Ano pa mang ministry, ang goal natin ay matulungan ng iba na mas makilala ang Diyos at mas lumalim ang relasyon nila sa Panginoon. Babalikan ko po ang tanong ko. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagpapatuloy? Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, sabi niya po dito, let everything you do be done in love. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let everything you do be done in love. Ano man daw po ang gawin natin o ipagkatiwala sa atin, gawin natin ito ng punong-puno ng pag-ibig. Nang makilala natin ang Panginoon, natagpuan natin ang tunay na pag-ibig sa Kanya. At dito nagsimula umusbong ang pag-ibig natin para sa Diyos. Binanggit po natin sa atin nung nakaraan yung John 14:15 na ang sabi po, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Jesus po ang nagsasalita dito. At ulitin ko, sabi niya, kung iniibig natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sabi niya po sa Mark chapter 12, verses 28-30. Mark chapter 12, verses 28-30. Ito po ay conversation ng isang eskriba at ni Jesus. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Nagpapatuloy tayo dahil mahal natin ang Diyos. Ngunit, meron pa siyang isang nire-require. May pagpapatuloy po natin sa verse 31, sabi niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sa verse 32, sabi niya, tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Napaka importante po nitong parte na to na sinasabi sa atin ng Panginoon na kung mahal natin ang Diyos, andun din dapat yung pag-ibig natin para sa kaluluwa. Na wala pong pinipili ang Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang mga mahal niya. At dun po sa pagmamahal natin sa mga kaluluwa, ina-apply po ito sa bawat ministry na meron tayo, sa loob man o sa labas ng simbahan. Maaring ministry na nakikita natin sa pag-attend natin, mga tumatayo sa pulpito, may hawak na instrument o kung ano man, o may it be sa ministry ng paghayo, pag-soul win, sa discipleship, lahat po ng ito ay mababaliwala kung wala yung pag-ibig natin para sa kaluluwa. Hindi po ito magiging effective. Andoon yung pagsunod natin. Ngunit, importante na nandun din yung pag-ibig. Kasi kung wala po yung pag-ibig, paano ka magtsatsaga? Paano mo matitiis yung maaari mong mga pagdaanan dito sa ministry na ito? Ang pagsunod natin at pagsunod natin na may pag-ibig ay nagkukos po ng pagngiti ng ating mga leader, pagngiti ng ating mga pastor, at sa bawat kaluluwa na nawiwin po natin, nagkukos ito ng kagalakan sa Panginoon. Sabi niya sa Luke chapter 15 verse 10, in the same way, I tell you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. Nagkakaroon ng nagsasaya ang mga anghel sa kalangitan. What more pa kaya po ang Panginoon? Anong galak na lang ang nakukos nito sa Panginoon? Ngayon po may kukwento po ako. Nangyari po ito few years ago. Ako po ay full-time. Ako po ay nagfo-full-time noon. Training po noon, kinausap po ako ng ating pastor. At sinasuggest po na ako ay magre-review. Ngayon po, specifically, pinagre-review po ako sa Manila at medyo may kalayuan ito sa outreach kung nasaan ako. At ang sabi po ay ililipat ako sa Bulacan. Ngayon po, maya-maya, sinabi pa po ng ating pastor, hindi ka muna maghahawak ng simbahan. Noong time po na yon, umiyak po ako. At sa pag-iyak po noon, nagkaroon ako ng realization. Dati po kasi, nung sinabihan po ako na maghahawak ng simbahan, umiyak din po ako. Umiyak po ako na may kasamang medyo pagmamakaawa na huwag na lang po. Dahil simple lang naman ang gusto ko, maglingkod sa Panginoon. Pero nakikita ko po yung bigat ng yung responsibility ng pagpapastor. Pero nung time po na to na sinabihan ako na hindi ka muna maghahawak, nakaramdam po ko na parang ang sakit. Sabihin niyo nga po, ouch. At ako po na-realize na mahal ko na pala yung ginagawa ko.
hindi na lang ako basta sumusunod sa Diyos. Hindi na lang basta ang Diyos ang mahal ko, kundi mahal ko na pala yung ministry ko. Ngayon po, alam nyo, may isang realization na meron akong isang realization noon na susunod pa rin ako dahil pwede pa rin naman akong humayo, pwede pa rin naman akong mag-disciple. At sinabi ko po to sa ating pastor, sige po pastor, pero pwede pa rin naman po akong humayo, di ba? Pwede pa rin naman po akong mag-disciple. At alam niyo po, bigla pong ngumiti ang ating pastor at nagtaka po ako. Joke lang pala, no? Joke lang pala yun. Ngayon po, kung itong bagay na to, yung pag-ibig mo para sa kaluluwa, yung eagerness mo na yung focus mo ay nandun sa goal na ma-reach yung kaluluwa, ay nakakapag-produce, nakakapag-cause ng kagalakan, ng ngiti sa ating mga pastor. Paano pa kaya? What more pa po kaya sa Panginoon? Amen po. Ngayon po, ulitin ko, sabi niya sa Luke 15:10, in the same way I tell you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner who repents. Sa pag-abot mo ng kaluluwa, sa paggamit sa iyo ng Diyos dyan sa ministry, kung anumang ministry, makakayanan mo na pagtiyagaan, makakayanan mo na mas mag-invest, magbigay ng oras, ng panahon sa bawat kaluluwa na inilalapit sa iyo ng Panginoon kung nandyan yung pag-ibig mo para sa kaluluwa na yun. Ngayon po, close ko po sa isang illustration. Ang title po nitong illustration na ito ay The Difference Passion Makes. Ngayon po, meron isang Dutch diamond collector na naghahanap ng napaka-rare na diamond. At meron isang dealer na nakatira sa New York, nabalitaan niya po ito. So, kinontak niya itong Dutch diamond collector dahil sa tingin niya, meron siya nitong napaka-rare na diamond na hinahanap ng collector. So, kinontak po niya, nag-usap sila, dumating yung diamond collector, pumunta siya doon sa kay Mr. Winston, no? Siya po yung dealer sa New York. Kasama ni Mr. Winston, yung kanyang salesman. So, nag-start po sila na mag-usap, dinescribe nung salesman yung mga technical aspect nung diamond, no? Pinaliwanag niya, present niya. However, in few minutes, nag-refuse po yung diamond collector. Ni-refuse niya yung ino-offer nung salesman. Sabi niya, hindi yan yung hinahanap ko. Very certain si Mr. Winston na yun yung hinahanap nung diamond collector. So, ang ginawa po niya, hinabol ni Mr. Winston yung Dutch diamond collector at nag-request siya. Pwede po ba na i-present ulit sa inyo itong diamond? But this time, ako naman po yung magpe-present sa inyo. Ngayon, dinescribe niya po, nag-start siya na i-describe yung admiration niya para doon sa diamond na yon. And within few minutes, nagsasign na po sila ng papers. So, nabili po yung diamond. At nagtaka yung diamond collector, sabi niya kay Mr. Winston, bakit kanina doon sa salesman mo, hindi ako na-convince na yun yung hinahanap ko na diamond. Ayokong bilhin sa kanya. Pero bakit sa'yo? Bakit sa'yo na-convince mo ako na bilhin? Sabi po ni Mr. Winston, yung salesman na yun, the best siya sa business. Mas marami siyang alam sa mga technical aspects pagdating sa mga diamond. In fact, yung salesman na yun, mas marami pang alam kesa kay Mr. Winston. Sabi ni Mr. Winston, malaki yung binabayad niya
para sa knowledge and expertise nung salesman na yun. Pero sabi niya, magagalak ako na doblehin pa yung binabayad ko dun sa salesman kung makukuha niya yung isang bagay na meron ako na kulang sa kanya. Alam niyo po kung ano yun? Sabi ni Mr. Winston, he knows diamonds, but I love them. Alam nung salesman yung mga technical aspects patungkol sa kahit anong diamond. Ang pagkakaiba nila ni Mr. Winston, meron siyang admiration at mahal niya yung pinepresent niya, yung ino-offer niya doon sa diamond collector. At sa atin po na mga Kristiyano, ano bang ministry na meron tayo? Yan man ay sa loob ng simbahan, sa harap ng pulpito, maring backstage. Ito man ay ministry sa pag-abot ng kaluluwa, which is the greatest ministry. Maaaring marami tayong alam, kaalaman o the best yung skills natin sa mga bagay na to. Maaaring magaling, ikaw ay the best sa gitara, the best sa organ, kahit ano pang instrument. Maaaring napakaganda ng tinig. Maaaring napakagaling nating magsalita. Maaaring napakarami nating alam sa Biblia. Pero may mga tao na meron nung skills na yon pero hindi ginagamit sa pag-abot sa mga kaluluwa. May mga tao na may mga skills na yan pero walang pag-ibig. Maaaring may pag-ibig sa ministry pero walang pag-ibig sa kaluluwa. Sabi po ng Panginoon sa atin, let everything you do be done in love. Hindi lang pag-ibig sa Diyos, hindi lang pag-ibig sa ministry na kung anong meron tayo, kundi pag-ibig para sa mga kaluluwa na nakapaligid po sa atin. At kung talagang nandun yung pag-ibig natin, andun po na rest assured na maitatransfer natin itong pag-ibig na to, yung pag-ibig ng Diyos, maibabahagi natin sa mga tao na inilalapit ng Diyos sa atin. At makikilala nila ang Panginoon. At darating yung time, magiging kasama natin sila, magtutulong-tulong tayo na maabot pa ang iba pang mga kaluluwa. Amen po. So, ulitin ko po, let everything we do be done in love. Magkaroon tayo ng passion. Passion para sa kaluluwa. Amen po. Sige po, manalangin tayo. Nakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lubos kami nagpapasalamat, O Diyos, sa presensya mo, O Lord, sa oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa mapag-aralan ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagre-remind mo sa bawat isa sa amin. Patuloy nga, Panginoon, ang nais namin, Panginoon, ang desire namin ay yung malaya mo kaming gamitin sa iyong ubasan. Malaya mo kaming gamitin, Panginoon. Lord, punuin mo kami ng pag-ibig. Ng pag-ibig mo, O Diyos, na nag-uumapaw na siyang ibabahagi din namin sa mga tao na nakapaligid sa amin. Ang dalangin namin, O Lord, ay sa kahit sa amang lugar at kahit sino man ang ilapit mo sa amin, ang makita sa amin, Panginoon, ay yung presensya mo at mag-glorify ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa.